Was there a time na ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Anong pinakamataas na alok sa'yo? Sinabi, name your price kada buwan. Gusto mo ba yung boses mo? Inabuso ko rin talaga yung katawan ko. Kasi diba, we all want to be popular. We all want to be liked. Alam mo, nakakatakot ang mga showbiz interviewers. Kasi minsan pag tumira, my God, I really got depressed. I wanted to quit. Parang I was so scared to go to work. Parang 61,000 hate messages in an hour. Mamatay ka na, ma-rape ka na, PI mo, pagbubugbugin kita, gagang-rape kita, papapatay kita. Magkagalit ba si Karin at si Corina? Well, ayoko naman magsinungaling. Tumawag si Kim. Karen, nabuksan mo na ba yung Facebook at Instagram mo at Twitter? Hindi, bakit? Ako, huwag mo nabuksan. Why? Hello mga Team Wahechos, ito po yung lingkod Papa Wes and OG Diaz. Siyempre, isang malaking karangalan para sa atin ang makasama. Natitensuloy ako kasi baka malait ako kung paano ko mag-i-interview sa kanya. Kasi napakahusay po ng ating kasama ngayon. Isang batikang broadcaster at napakahusay magpaliwanag kung anumang issue meron sa ating paligid. Miss Karen Davila. Oh my God, OG, thank you for having me here. Oo, thank alam you, mo, dear. Si Miss Karen kasi sa tuwing umaga, meron siyang 9:30, di ba? Yes. Na mornings with the... Mornings with Karen, Karen sa Facebook. Oo. Bakit ka nagsagawa ng ganun? Every day yun? As in, yes. Seven days a week? No, only Monday to Friday. Actually, what happened kasi, I became a born-again Christian when I was younger. Pero I would say na medyo delinquent Christian ako for so long. Nitong lockdown, I became much closer to the Lord because I had time to do my devotionals. And then, for the last 2 years, I was doing Bible studies. And then it was actually Kuya Kim. Alam mo naman, close ako kay Kim, diba? Si Kuya Kim ang nag-encourage sa akin, mag-Facebook ka na, mag-YouTube ka na. Parang takot ka lang mag-YouTube, Karen, pero gawin mo na. And then I said, yung Facebook ko nga, I don't know what to do with it. Nagtitaping kami, nakakapagod, nung nawala ang may puhunan. And he said, sa Facebook mo, mag-live ka. I said, eh, ano ila-live ko? Then he said, mag-live ka on devotionals, talk about the Lord. Kasi he said, that's really what you like to do. And then I prayed about it and I felt, sige na nga, I'll do it right after Head Start. So I do Head Start 8 to 9 in the morning, then I rest mga 30 minutes. 9:30, when I went live for Mornings with Karen, nagulat na lang ako, Audrey, that ang ganda ng feedback. So ang na-realize ko is so many people are depressed, lonely, sad, lost, confused. They want to be closer to the Lord to find security, nawala ng trabaho, natanggalan ng trabaho, kulang ang kinikita. And I realized they don't want somebody na preaching. What they want is somebody who would share. Okay. You know, yeah, share God's love in a very basic way. And that's what I try to do. And I'm so happy that I'm doing it kasi I feel I'm doing something for the Lord. Oo. Pero isa rin sa dahilan ng paggawa mo ng YouTube, yung katotohanan, kailangan makompensate yung nawala. So, dahil ito na yung uso, dito na ako babawi muna. Alam mo, I did YouTube not for the money at all, completely. Sayang, for the money kami. Hindi talaga, I'll be honest with you. Hindi, joke. Oh, hindi talaga yun. Unang-una, people have been telling me to do YouTube before pa, but I didn't know how to do it. Mm-hmm. I was scared to do it, and I felt I was so busy in ABS. How could I find the time to do it? Kasi hindi ko maintindihan yung medium. Then when Kuya Kim told me, manood ka ng YouTube, I started to watch it, and he said, try it. I needed a team. So, he helped me with B-Boy Arboleda. Napakabait ni Mother Bibs. Ang nangyari is they guided me through YouTube. And the reason I'm doing YouTube is ito ang tunay kong pakiramdam. Kailangan ko rin magpakilala humbly to a new set of viewers na hindi perhaps kilala na ang trabaho ko, ang pagkatao ko. Because nanunod lang sila ng YouTube. I'll be honest, yung anak ko na 13 years old, ang tagal ko na nag-news, ang tagal ko sa ABS, hindi nanonood ng ABS. Huwag po kayo magalit, ABS, kasi nanonood nga siya ng YouTube. So, I realized... Baka naman doon nanonood ng ABS-CBN. Hindi, I'm saying... Nasa YouTube. I'm saying, may buong market
na talagang ang training na nila at nakasanayan ay YouTube. Gusto ko, I wanna do inspirational, meaningful stories, funny stories, but the money is not my personal intention with YouTube. Hindi yon. Kasi I feel if that's my intention, mahihirapan ako, OG, kasi ang dami kong kakumpetensya na sa totoo lang sobrang sikat, sobrang laki ng following, ang daling kumita, access to celebrities, and I really wanted more stories that would possibly just touch the lives of people. I wanted to have a purpose for the Lord. And ako, like when I interviewed you, I was so moved kasi hindi ko alam that your story would have that effect on me. So, parang ganon. Ano yung kwento ng buhay ko o yung mga narinig mo nila sa akin na hindi mo makakalimutan? Ako, I'll be honest with you, ah. Kilala kita bilang OG Diaz na showbiz expert interviewer. Nung una nga, alam mo, nakakatakot ang mga showbiz interviewers. Kasi minsan pag tumira, my God, talaga buong kaluluwa mo patay din. Laos na yun ngayon, wala na, hindi na. Oh, yun nga, nung tinanong kita, sabi mo, hindi na uso yan. And then when you told me nga, kasi I watched your episode with Loy, it was just funny, positive. So, naisip ko, wow, hindi na pala ganun. Parang feel good lang. Feel good lang. And you said, ayaw mo nga na parang nananakit. And I felt that that was so unique. But what really, for me, wonderfully amazing is for you to open your life of how you are as a father. Kasi may stereotyping talaga. Kahit ano pang sabihin ng tao, hindi nila ever iisipin na ang isang bakla ay lalaking lalaki sa bahay, sa responsable niya. Umamin na ba ako, Miss Kat? So you get me? So I feel it's an eye-opener for many people. Ako dun ako na-touch. Hindi naman yun sa kasarian. Yun, sa pagharap sa responsibility. Yun ang gusto ko doon, diba? Sa kwentong yun. Kahit mukha yun. Pa akong toko. Kung responsable ka naman pa. Hindi diba? Ka mukhang toko. Oo, mukhang pala ka. Charot. Anyway, Miss Karen, eto, gusto lang naming malam. Curious lang ako pag napapanood kita. Gusto mo ba yung boses mo? Minsan hindi, I'll be honest. I prayed to the Lord many times. Tinanong ko, Lord, ba't naman ganito? There was a time yung voice ko was at its worst. Siguro that was 2013. Ito yung, I was doing Head Start, I was doing My Puhunan, I was doing radio, I was doing Bandila, and natutulog ako 1 a.m. tas nagigising ako 5 a.m. to review. So, it was 10 years of parang kayod na non-stop. And nagka-hyperthyroidism kasi ako when I was in my late 20s. And radioactive iodine ang treatment nun. Na ang paniniwala ko, and sabi ng doktor, ang contributory factor nun kapag sobra kang pagod is it makes your voice hoarse. Alam mo yung parang pag sobra ka ng pagod, paos na paos na paos. So nung mga times na yun, OG, I really got depressed. I wanted to quit. Parang I was so scared to go to work. There were times I would say, Lord, parang I need to go to work kasi trabaho ko to. Pero what will I do? So I went to many doctors and I just asked the Lord, Lord, please help me. If you want me to stay in this profession, you'd really have to help me. I mean, heal my voice. Parang maybe it won't go back to when it was in my early 20s. But at least, Lord, heal it na, alam mo yun, I can do my job well. You get? So that's one. And number two, I had to really research on changes in lifestyle. What I couldn't eat, what I couldn't drink. It was very difficult. The best time was nung nag-lockdown, di ba yung Bandila, parang it went off air. So biglang natutulog ako ng 8 p.m., 9 p.m. Nahinig ka sanay. But I loved it. Nang isang taon, ang tindi ng recovery. So na-realize ko rin, parang naabuso ko rin, inabuso ko rin talaga yung katawan ko. And given that may autoimmune disorder ako, kasi yung sakit, yung katawan ko and my vocal cords is not as healthy as like Nolly De Castro. Or honestly, wow, Corina, ang galing, diba? Yung parang kahit anong gawin mo, sa pagod, wala lang. So I think that was a struggle for me, OG. Pero marami nang sanay sa boses niyo. Kahit na hindi ka nakikita, marinig ka lang sa radyo, Karen Davila yung boses na yun. So nagkaroon na siya ng marka. But I think merong ano, dapat it can sound really tired and bad at meron yung ganito lang. Like now. Pero ayoko rin yung dati on air na wawala siya, umiiyak ako. There were 2 times in Bandila na talagang umiyak ako na wow,
alam mo yun, yung talagang it was such a struggle to talk. And ayoko na yun. Parang that was the height na talagang yung voice ko was at its worst at may sakit siya. Yan din ba yung dahilan, Miss Karen, nung nawala ka sa radyo? I quit radio kasi remember, ang Bandila, ginawa nilang may 10:30 na teleradyo. And may Bandila na 11:30. And ang feeling ko, hindi sustainable yung trabaho ko, yung schedule ko. Wala eh, kulang ako ng tulog anywhere in the day eh. Hindi ko mahanap. Parang ang aga ko nagigising, ang late ko natutulog. Tapos kahit sa hapon, hindi ka pa makatulog. So saan ko isisingit ang tulog? I feel ang itinuro sa akin ng lockdown talaga ay hindi lahat trabaho. Dapat balanse ang buhay mo. Growing up, I felt I had to work all my life. Parang yun ang feeling ko. I have to be so hardworking. Kailangan ako pumayod ng pumayod. So I was known in the industry as yung babaeng walang tulog, babaeng pinakamalala ang schedule, kahit anong programa gagawin. Para, alam mo yun, I felt, and Oji, people know this were close to me. I would save and save and save. So when I was younger, nung nagti-TV patrol ako, halos lahat ng kinikita ko nakatabi. Alam mo, wala akong luho sa katawan. Parang ang tagal bago po ako talagang nag-travel or ang tagal bago ako talaga when I started to spend. But I really just saved because I really felt, oh my God, I'm gonna be working all my life. Pero Karen, sa tagal mo sa broadcasting? 27 years. Was there a time na ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Alam mo, ang pinakamalaking attempt sa suhol ay sa radyo. Kasi sa radyo, hindi mo alam ang komentaryo eh. Napakadali. At ito po masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is all the times na I have been offered, I have never taken a single centavo in my life. Because I felt ayoko babuyin yung profession ko. Hindi rin naman ako, Audrey, magiging ganito o re-respetuhin ng ganito kung kakalat rin eh. Correct. Na ay tumatanggap yan. Kakalat yun. Alam nyo, maliit ang Pilipinas, maliit ang news. Malalaman nila, naku, tumitira yan, pero tumatanggap yan, tumanggap yan sa ganitong politiko. So ako, kahit po, don't get me wrong, kahit po, okay, binabash ako, tinitira ako, masakit yun, but no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because it hurts me when you've made such an effort na hindi gawin yun, tapos yun pa ititira sa'yo. But what's important is, well, the Lord knows, but my bosses know. For me, important na alam ng mga boss ko sa ABS yon, na mga kasamahan ko. Maraming nag-attempt. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. Uh-oh. And I said, it's not true that no one ever knows. Not doesn't know. People will always know. Tsaka ano din, integridad. Yeah. Tsaka dignidad. Oo. Buo pa din si Karen. Oops. Hindi, di ba? Wala rin naman ako naririnig sa'yo. Ay, praise God. Sa iba. Sa ko, wow. Praise God. Di ba? Kakalat kasi. Oo. Miss Karen, anong take mo dun sa mas nahihirapan ka bang kausapin o interviewin yung mga personalidad na ang hirap makaintindi o hindi nila alam yung trabaho nila? Kasi ilang beses na ako nakakapanood na nabubutata sa'yo yung hindi alam ang isasagot. Alam mo, anyway, para ano, I'm so sure familiar ka sa lahat ng bashing, no? Alam nyo, yung pag-i-interview po, ginagawa ko siya na walang mali siya. In other words, kunyari may tatakbong senador. Ako para sa akin, fair play po yun. Tatakbo kang senador, di yung mga tanong dapat masagot mo. Okay, pag senador na ang isang tao, dumadating po yun sa Head Start, wala akong ayaw, wala akong gusto. Depende po sa issue. Ang mahirap po sa social media ngayon, puputul-putulin at i-edit ang interview. Like for example, I mean, the Alma Moreno interview is one. I didn't like how it was made fun of, but they did that.
And it wasn't fair to her, it wasn't fair to me. Ang hindi nila alam, hindi naman ako or si Alma kumikita doon yung nagki-clickbait noon. Or the Manny Pacquiao interview. Mm-hmm. The context of that was federalism. And yet, lumabas parang ang sama kay Manny na conversation namin was about his college degree. When hindi yun ang meaning talaga ng interview na yun. And what happens is people don't wanna watch the whole interview. Ang nalulungkot ako is hindi alam ng mga tao gano'ng kalaki ang kinikita ng mga taong ito sa clickbait or sa pag-i-edit ng material ng iba, ang laki po ng kinikita nila sa views. So ikaw, syempre binabash ka noon. Nag-explain ka ba? Dined mo lang? I'll be honest, I've never really explained. But when I interviewed Manny again, kasi Manny and I are friends, I felt I needed to tell Manny the second interview is yun, parang Manny, kung may nasabi man ako noon or hindi tayo nagkaintindihan, hindi yun yung kahulugan ko. Kasi I felt it was already misunderstood. Parang hindi ko na rin alam how Manny understood or took what was already online. Oh. But then to be fair, Manny said, hindi Karen, wala, hindi ako na-offend nun because sa totoo lang, talagang tinago ko na nagka-college ako. But you get the point? Doon ako nagulat na actually they felt, di ba, na you were condescending. But the truth is, it's wow, nagulat ako, secret pala. But yun yung thing about social media now. I think that's the reality. Ang tawag ko dun, Audrey, it's par for the course. Kailangan kong tanggapin. Ang ayoko lang yung nag-iimbento ng kwento. Napipikon ka, iniiyak mo na lang. Nung presidential debate with 2016, si Duterte, mayor pa nun, ako yung moderator nun. Dagupan. I thought I did a good job, no? Parang the bosses congratulated me and Tony Velasquez. 11 points ahead na si Duterte noon, ha? And tinanong ko siya about drugs. Droga. O, kung may kamag-anak kang nahuli sa droga or nag-death penalty pa rin ba? Oo, sumagot siya. Alam mo naman, ang pangulo natin, diretso naman yun magsalita. Meron ka bang anak sa droga? Wala. Okay, fine. Tapos na yung debate. Tumawag si Kim. Karen, mga siguro 12:30 midnight, pauwi na ako. Nabuksan mo na ba yung Facebook at Instagram mo at Twitter? Hindi, bakit? Naku, huwag mo na buksan. Why? Karen, my God, binabash ka ng grabe. Ha? Eto ko, that was my first experience in bashing 2016 presidential elections. Binuksan ko, mamatay ka na, ma-rip ka na, PI mo, pagbubugbugin kita, gagang-rape kita, papapatay kita, ang biased mo laban kay Duterte daw sa mga tanong. In other words, dahil ayaw nila yung tanong, there were like, alam mo, tinrack ng ABS yun na parang 61,000 hate messages in an hour. So I felt this has to be organized. I mean, it can't be like 61,000 people were on their phones instead of watching the debate within an hour, right? I couldn't understand bashing them. It made me question myself, did I do a bad job? Mali ba na tinanong ko yun? Mali ba na matapang akong magtanong? Parang mali ba ako? You get my point? Yeah. I remember I closed my Instagram kasi nung una I left it open, people were telling me, ano ka ba? Dapat i-delete mo yun, hinahayaan mo. Ganon. And I closed my Facebook in 2016. I just reopened it now. Talaga? It was closed. My Facebook was closed for 5 years. Ganon katagal. But then I prayed during the debate afternoon that week. I asked the Lord, Lord, I don't get it. I did my job. I did my best. I prepared. You know naman my heart. Wala akong masamang tinapay sa kahit sinong kandidato. But ganon? And the answer at least that I know the Lord gave me was, you know, Karen, hindi naman kita nilagay dyan para maging popular eh. Hindi yun ang trabaho mo. Kasi di ba we all want to be popular. We all want to be liked. We all want to be accepted, OG. But I realize that God's calling on my life isn't that. If I'm liked, great. But that's not my calling. Diba? Iba yon. ABS is at its lowest today. Hindi ako magiging Karen Davila if not for ABS. That's a fact. I have been in ABS for 21 years. So I really have to say with all my heart, the Karen Davila you're seeing today is really a product of ABS-CBN. Kumbaga, naging ganito po ako, lumaki po ako ng ganito,
dahil po sa tiwala ng ABS, diba? So, at ABS's lowest point, I wanna be there for ABS and see where this goes. When the time comes that, you know, ayaw na nila or hindi na pwede, then I've already prayed to the Lord about it and I'm ready. But while we're still here, Audrey, then I would have to say I'm enjoying it. I'm just riding it out in faith. Mas Karen, ito laging tinatanong to sa showbiz. Magkagalit ba si Karen at si Corina? Pag kami nag-uumpukan, hindi namin alam ang sagot. Because hindi namin naririnig si Karen. Well, I think, okay, recently nagkita kami ni Corina at a party kay Anton San Diego and he posted it and ang daming natuwa dun. And I think it's because it's the first time people saw Corina and I together. And I'd like to say it in the best way I could. Corina Sanchez was already an icon nung nagpunta po ako sa ABS. Lumipat ako sa ABS in 2001. Corina Sanchez na po siya. Sikat na po siya. In other words, kailanman ay hindi po kami nagpantay. Hindi po ako competitor ni Corina or the next Corina. The only person I can be is Karen. That's all I can say, no? And I think the reason that all these things came out in the past is because people were pitting us against each other. Yun lang yun. Walang isnabang nagkita na nung araw. Tapos isnabang. Walang ganun. Well, hindi. Well, ayoko naman magsinungaling. Hindi rin naman. No, to be fair, there were periods in time naman na nagbabatian kami. Pero we didn't have the opportunity kasi to really spend time together. Nasayangan lang ako in ABS was I wish Corina and I met at different circumstances that I got to know her because people tell me she's such a good friend, a loyal friend to have. Last question ko. Kung may pagkakataon, tatakbo ba si Karen sa politics? Hindi. Kasi pwede kang maging senadora. I was marami bang nag-ano sa'yo? Karen, tumakbo ka. Noong 2019, I was asked to run. At one period in time, there was a survey shown. But you know, etong paniniwala ko, no, I will only do it if I feel strongly in my heart that I'm passionate about it and God would want me to run. But I can really tell you now, I have no desire. Ayoko. Kasi ang pagtakbo po, hindi lang siya pagtakbo't manalo. Isipin nyo rin po lahat ng parang kailangan mo ring kompromisong gawin. Kapag nangangampanya ka, napakahirap din po noon. And I feel if it's not God's purpose for your life, you won't succeed. So what's the point? And one last. Sino pinaka-fave mo na ini-interview? Wow! No, ang dami eh. Because number one, the late Miriam Defensor Santiago was always fun to interview. My God, si Miriam, one time nag-head start, ganito siya katindi. Pumutok yung ugat niya sa mata. Sa galit niya kay Enrile, one interview, galit siya kay JPE, dinuduro niya sa TV. After nun, sinabihin ako ng staff, ma'am, sa sobrang galit po ni Senator, dinala po siya sa ospital. Oh my God, kinabahan ako. Okay siya pa. Hindi pa yun yung nagkasakit siya. Okay pa siya. But with Miriam, hindi mo alam ang sasabihin. O hindi mo alam, number one yun. So, buhay na buhay ang interview. Today, this is very interesting. I enjoy retired Justice Carpio because with the West Philippine Sea, I think, very conversational siya yung approach niya doon. So, gusto ko yun. Maraming salamat, Miss Karen. Ano ang iyong, yung mga nangangarap maging Karen Davila? Ang iyong mensahe? Oh my God. I think that at the end of the day, I wanna tell you this. Ang advice ko to everybody that either wants to be a Karen Davila or a broadcast journalist or to find your dream is this. You need to open yourself to God's plan for you. Kasi you don't know it all. Minsan nagdudulung-dulungan tayo. But really, the door is better. The plans are better when you don't know what they are. Minsan we are insistent. Pipilitin natin ang gusto natin. Hindi pala yun ang para sa atin. So you also have to open yourself and say, Lord, I trust you where you will take me. But if you are passionate about something, just go do it even if walang perang involved doon. Don't make money the reason why you will do something. Ganda nun, ha? Pero kailangan natin kumita. Maraming salamat, Miss Karen. Thank you so much. Siyempre, si Miss Karen ay meron ding YouTube. Oh yeah, manood naman. Manood kayo tuloy. No, please guys, watch and also subscribe to my YouTube. I hope you enjoy it as much as you enjoy Audrey's YouTube.
Yan, thank you Miss Karen. At ito po si Papa O, si OG Diaz. Siyempre ang OG Diaz channel, OG Diaz personal na to with Mama Loy and OG Diaz showbiz update with Mama Loy again. Magpala. Main secret si Miss Karen dahil tatlong aking YouTube channel. Oh my God, talaga. At ito po siyempre si Papa O, si OG Diaz na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo ay kanyang gigising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. Thank you.